eto Jay, kamusta ng pagiging mister? Ano, masaya. I fully take the responsibility to be isang mister na nag-aalaga sa aking asawa na pero syempre hindi naman ako laging nag-aalaga, siya din nag-aalaga din sa akin. Kaya masarap yung feeling na parang give and take na nag-aalaga ako at the same time, meron din nag-aalaga sa akin. So ito na nga, 14 days after ng inyong kasal, nag-declare ng lockdown, Kuya JR. Yes. So 14 days, para din siyang quarantine period, no? Isang quarantine period din siya. Oo nga. So may mga plano ba kayo na hindi natupad, hindi natuloy? Actually, hindi. Parang natupad din yung plano namin. Gusto namin talaga mag-stay home muna after ng wedding para mag-work, mag-ipon-ipon muna bago mag-honeymoon. Honeymoon. Kasi syempre yung gusto namin puntahan medyo exotic, yung hindi pa namin napupuntahan, ibang bansa. So kailangan talaga mag-ipon. Eh, nag-lockdown. So talagang stay home talaga. Yung problema lang. Walang work. Walang work. Patay, oo. So paano, ano diba, yung nangyari nun, Jay? Oh. Yes, Jules? At least lang na-enjoy nila yung bagong bahay, diba? Yes. Oo. Kung nakita niyo sa pictures, lahat ng sulok ng bahay nandun kami, ginagamit namin pag gardening, pag sayaw sa taas, pag luto, sa lahat ng sulok ng bahay. Pati ginagamit. Online show. Oh, di ba? Tama ka dyan. Oh, tapos si Mika talaga ang naging queen of TikTok. Yes! Ngayon, Kumu. Hindi, pero paano naapektuhan, Jay, yung, syempre bago kayong mag-asawa eh. So, normally, although meron naman kayong naipon before, but normally, para mag-iipon kayo para sa pag-uumpisa, bilang magbubuo kayo ng family, diba? So, gaano kayo naapektuhan na bigla tayong lockdown at walang work, natigil lahat ng events and your shows, diba? Yung mga shows niyo ni Mika. Well, financially, talagang big hit. Big hit talaga. Bagong kasal, lahat ng life savings, buhos doon, credit card bills, up to here. So, financially, medyo mahirap. Pero, syempre na nagpe-pray lang kami, we stay positive. And we just work hard lang. Kunwari yung sinasabi yung TikTok na gumagaya lang kami kay Jolina na TikTok. Oh, hindi naman. Mas grabe sa inyo. Oo, talaga sa inyo. Talaga pang kuan talaga. Millennials. Hindi, pero talagang kayang-kaya kasi nila. Sabay na sabay nyo kasi yung TikTok. Yung mas maganda sa TikTok, masaya siya. At the same time, we try to stay relevant. Yes. Kasi trabaho din natin yun to be relevant, di ba? So, with social media, we try to stay relevant with Kumu, with TikTok, sa lahat ng ganyan. So at least, kahit papano, may pumapasok din ng mga online shows ang ganito at nakakaipon din para bayaran ang malaking utang ko ngayon.